So, yung isang stick wheel, mga kasound, at saka kunting enamel block. So, yan lang ang gamitin natin, mga kasound. Panoorin nyo na lang, mga kasound, ang video na to hanggang dulo kung paano ko i-mix stick wheel, buhangin, semento, enamel block, at tubig, mga kasound, yung ating pag-mix ng textured vents. Thank you! Hello, good morning mga kasound. Welcome back naman sa ating panibagong video, panibagong araw, panibagong gawaan naman tayo. So, ituturo ko sa inyo kung paano ang proseso mix ng ating textured vent gamit lang ang stick wheel, buhangin, enamel, at saka semento mga kasound. So, panoorin nyo hanggang dulo mga kasound para makuha nyo kung paano ang ating proseso rack with mixer on top at amp rack natin mga kasound para sa ating power amp. Yung isa ay hindi ko pa tinapos. So, wala pa siyang patungan ng mixer. Yan yung ating ano makasound ihuli kasi kinulang sa budget. Itong dalawa lang muna ang ating tatapusin. So ganyan ang ating design mga kasound. Ito hey, hindi pa naliha, hindi pa siya na finish. Ang kanyang takip yung harap at likod. So ganyan yung design natin mga kasound sa ating processor rack at amp rack. May twist lock yan mga kasound. So ihuli ko na kasi hindi pa dumating, in order ko pa ang proseso mga kasound kung paano ko i-mix ang ating pang textured. Gumamit ako ng screen, buhangin, semento, stick wheel, at saka konting enamel block mga kasound. So, sinasala ko muna mga kasound ang buhangin para pino lang ang ating gamitin mga kasound. So, ayun mga kasound, yung buhangin natin. So, next natin ang semento. So, ganun din ang proseso. Sasalain din natin mga kasound para pinong-pino yung gamitin sa textured. So, yun sa akin mga kasound. Tansyahan lang yun mga kasound. Yan yung gamitin natin sa dalawang amp rack natin. Ayun mga kasound. Buhangin at semento. So, yung isang stick wheel mga kasound. At saka konting enamel block. So, yan lang ang gamitin natin mga kasound. So, matibay na yan. So, start natin mga kasound. Buhangin muna. Tapos, semento. At saka, i-mix natin. At inamil mga kasound. So, i-mix natin uli. Then, dagdagan natin ng konting tubig. So, may tubig pala mga kasound. Hindi ko pala nabanggit kanina. Inubos na natin yung ating stick wheel. So, i-mix natin yan mga kasound. Then, ang ating natapos. So, yan mga kasound. Ilagyan ko ng pako. Kanto to kanto. Sa ilalim yan mga kasound. Pang ilalim para pag applyan natin mga kasound tuloy-tuloy para hindi din siya sasayad sa lupa mga kasound. So start na natin ang ating pag-apply mga kasound. So ganun lang kadali mga kasound. So panoorin nyo hanggang dulo mga kasound kung ano yung resulta. So shout out lang mga kasound sa mga kabais vlog, Rodstay, Kaibigan TV, at saka Kalsa din yung motovlog mga kasound. Shout out din kay Jerry Banton, Dennis Ortiz mga kasound. Shout out kay Ate Analin mga kasound from Baguio City. So, palagi nakasubaybay sa ating mga video. Super thank you sa iyo te. Itong gilid. So pinapas forward ko lang yun siya mga kasound kasi masyadong mahaba yung ating video. So ito mga kasound, ang video na ito mga kasound ay para sa mga newbie lang na nag DIY din mga kasound at nagtatanong kung paano i-textured yung ating mga box na ginagawa. So ito ay para sa inyo. So pag mapanood nyo ito mga kasound, malaking tulong din ito mga kasound sa mga newbie na mahilig mag-DIY ng soundbox. So paki-follow at share, like na din sa aking Facebook mga kasound, Facebook page. So pag makaabot ako mga kasound at makuha tayo ng AdSense, makaparaful ako ng ampli mga kasound. So yan ang ating finish mga kasound. Mag-texture natin, inuna ko yung amp rack. At sa hindi pa pala nakasubscribe sa ating YouTube channel mga kasound, so please subscribe may YouTube channel at pakipindot ang bell button para maging updated ka sa latest video natin. So pag finishing na mga sound, ganito ang gawin natin. So dandahan lang para maganda ang result ng ating pag textured. So shout out sa lahat ng supporters ko mga sound, sa lahat na nanood ng aking mga video. So shout out sa inyo. So ayan ang finishing natin mga sound. At sa lahat ng nag-DIY ng box speaker, o shout out sa inyo.
So ayun mga kasound, ito mga sound, video tuyo na, kaya ganyan yung kulay, parang semento na siya. Pag natuyo na lang sa mga kasound, lilihain na natin yan para apply na natin yung pinaka-final na pintuan natin na block. First coating, enamel black, para ma-finish natin yung ating gawa. Hirap ko lang, sa camera, para makita nyo makasound kung paano ko ginawa, paano i-apply. So basic na basic yung makasound, lalo na sa mga newbies, napakadali yung makasound. So gumamit ako ng roller paint makasound para sa pag-apply ng ating enamel black. So comment down makasound kung anong masabi niya sa gawa natin makasound. So shoutout sa mga viewers natin, na palagi nakasubaybay dyan sa ating video. So balik tayo natin, so sikat natin yung ano. So mabilis lang matuyo makasound, estimate ko makasound, 1 hour, tuyo na yung ating kulay black na pintura. So sa gusto magpagawa ng box makasound o amprak, so PM nyo lang ako makasound sa ating Facebook page, JSJ Lights and Sound, para mabilis ang ating communication. So ganyan lang makasound ang ating gawa. Yan yung ating finish na first coating. So may second coat pa yan makasound. Papatuyuin ko lang siya ng mga 20 minutes para apply natin agad. Ivan Rob Remix. Yan yung result ng mga sound. Makunat na makunat yan mga sound. So sana magustuhan nitong video mga kasound ng aking ginawa. So next natin yung ating amprak. Ivan Luceni. So gumamit ako ng paint brush mga kasound para sa mga hindi na abot ng ating roller paint. So shout out sa mga viewers natin. Speaker check. So next natin mga sound sa labas naman. Yan ay pang ilalim mga sound. So mamaya lagyan din natin ng pako yan, yung kanto at kanto. So apat na pako ilagay natin para pag ipinturahan natin mga sound ang taas, so pagbalitan natin hindi siya sa side sa lupa. So ganun yung discarte mga sound para makabilis proseso natin kung paano tayo magpintura. So next natin yung gilid. Napakasimple lang yung mga kasound na ating ilagawa. Basic na basic lang. Kayang-kaya niyo yung mga kasound. Kaya gumawa ko ng video na ito mga kasound para ma-share ko sa inyo yung aking mga ginagawa. At isi-share ko din sa inyo mga kasound. So halos tapos na mga kasound. I-second coat ko lang yung ating pangitaas. So kaya gumawa ko ng amprak mga kasound para pag napaparenta tayo ng ating sound system, medyo presentable yung ating gamit. Medyo hindi naman nakahiya. Yan mga kasound, yung sinasabi ko na kulay red. Yan mga kasound na kulay na yan, na pintura ay international red mga kasound. Medyo matagal yun siya patuyo mga kasound. Mga almost 24 hours ko siya pinatuyo mga kasound. So natapos natin yung isa natin na pantakip. Next natin itong isa. Tapos na yung isa, so next naman natin yung takip ng isang amprak natin. So ulit mga sound, sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel at pakipindot ang bell button para updated ka sa mga latest natin na video. At pakishare, like, comments na din, at pa-follow na din sa ating Facebook page, JSJ Lights and Sound. So ayan na mga sound, yung ating finish na nagawa. So yan ay international red sa mga takip. At enamel black naman yung finish natin mga kasound sa ating amprak na tahan.